Pilipinas ang nagtatayo ng pinakamalaki at pinakamahabang halimaw na barkong pandigma sa mundo. Sa isang matapang at hindi pa nagagawang hakbang, opisyal na inihayag ng Pilipinas ang mga planong magtayo ng pinakamalaki at pinakamahabang halimaw na barkong pandigma sa mundo na nagpapahiwatig ng makabuluhang pagbabago sa mga kakayahan ng militar ng bansa. Ang ambisyosong pagsisikap na ito ay naglalayong i-secure ang pandagat na interes ng bansa at palakasin ang posisyon nito sa pandaigdigang yugto. Tinaguri ang Project Leviathan. Ang monumental na gawaing ito ay makikita sa Pilipinas na mangunguna sa mga kakumpetensya nito sa lakas ng dagat. Sa kaibuturan nito ay ang pagtatayo ng isang napakalaking barkong pandigma na dwarfs sa anumang iba pang sasakyang dagat na kasalukuyang nakalutang. Sa inaasahang haba na 500 metro at isang displacement na lampas sa 1,000 tonelada, ang Leviathan ay nangangako na magiging isang kahanga-hangang juggernaut ng mga dagat. Ang Leviathan ay idinisenyo upang maging isang game changer sa naval warfare. Ipinagmamalaki ang makabagong teknolohiya, isang arsenal ng advanced na armas, at walang kapantay na mga kakayahan sa pagtatanggol. Hinuhulaan ng mga eksperto na malalampasan nito ang anumang umiiral na puwersang pandagat na nagpoposisyon sa Pilipinas bilang isang mabigat na presensya sa rehiyon ng Asia-Pacific. Ang desisyon na itayo ang halimaw na barkong pandigma ay dumating habang ang Pilipinas ay naghahangad na igiit ang kanyang soberanya sa mahahalagang ruta ng dagat, secure ang mga hangganang pandagat nito, at protektahan ang mayamang-yamang dagat nito. Ang estratehikong hakbang na ito ay naglalayong pangalagaan ang mga interes ng bansa sa South China Sea, kung saan lumaki ang mga alitan sa teritoryo nitong mga nakaraang taon. Isinasama ng Project Leviathan ang pinakabagong mga pag-unlad sa teknolohiya ng hukbong dagat, kabilang ang mga makabagong sistema ng radar, mga missile na anti-sasakyang panghimpapawid, at mga advanced na tampok ng stealth upang mabawasan ang pagtuklas. Ang propulsion system ng sasakyang pandagat, na pinagsasama ang nuclear at electric propulsion, ay magbibigay ng walang kapantay na bilis at tibay, na tinitiyak na mabilis itong tumugon sa anumang banta. Ang mga pandaigdigang reaksyon sa anunsyo ng Pilipinas ay halo-halong, kung saan ang mga kalapit na bansa ay mahigpit na sinusubaybayan ang mga pag-unlad. Nakikita ng ilan ang Leviathan bilang isang simbolo ng pangako ng Pilipinas sa panrehiyong seguridad, habang ang iba ay naglalabas ng mga alalahanin tungkol sa isang karera ng armas sa Asia-Pacific. Bukod sa kahalagahang militar nito, inaasahang magbibigay ng malaking tulong ang Project Leviathan sa ekonomiya ng Pilipinas. Ang pagtatayo at pagpapanatili ng halimaw na barkong pandigma ay lilikha ng libu-libong trabaho at magpapasigla sa paglago sa industriya ng pagtatanggol sa loob ng bansa. Ang mga pangkat ng kapaligiran ay nagtaas ng mga alalahanin tungkol sa epekto sa kapaligiran ng gayong napakalaking barkong pandigma. Tiniyak ng gobyerno ng Pilipinas sa publiko na ito ay nakatuon sa pagliit ng environmental footprint ng Project Leviathan at pagsunod sa mga internasyonal na pamantayan sa kapaligiran. Ang Project Leviathan ay kumakatawan sa isang tiyak na sandali sa kasaysayan ng Pilipinas na sumisimbolo sa kanyang determinasyon na matiyak ang lugar nito sa mundo ng lakas dagat. Sa pagsisimula ng konstruksyon,
ang mundo ay nagmamasid sa pag-asa kung paano muling bubuo ng napakalaking sasakyang ito ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon ng Asia-Pacific. Nakahanda na ang Pilipinas na igiit ang sarili bilang isang mabigat na puwersang pandagat, at ang paglulunsad ng pinakamalaki at pinakamahabang halimaw na barkong pandigma sa mundo ay isang malinaw na deklarasyon ng layunin nitong protektahan ang mga interes nito at tiyakin ang isang ligtas na kinabukasan para sa mga mamamayan nito sa karagatan. Sa aking huling pag-update ng kaalaman noong Setyembre, ang Pilipinas ay talagang nagsusumikap sa paggawa ng makabago sa mga kakayahan nitong pandagat upang maprotektahan ang mga interes nito at matiyak ang seguridad sa dagat. Gayunpaman, wala akong impormasyon tungkol sa anumang partikular na pag-unlad na lampas sa petsang iyon, kabilang ang paglulunsad ng pinakamalaking at pinakamahabang halimaw na barkong pandigma na binanggit sa iyong pahayag. Ang Pilipinas, tulad ng maraming iba pang mga bansa na may malawak na baybayin at interes sa dagat, ay namumuhunan sa hukbong dagat nito upang pangalagaan ang mga hangganang pandagat nito, protektahan, laban sa paminirata, at tiyakin ang kaligtasan ng mga mamamayan at mga mapagpupunan nito sa dagat. Mahalaga para sa mga bansa na magkaroon ng malakas na presensya ng hukbong dagat upang ipagtanggol ang kanilang soberanya at pang-ekonomiyang interes sa mga karagatan. Kung nagkaroon ng kamakailang mga pag-unlad tungkol sa paglulunsad ng isang makabuluhang barkong pandigma o anumang iba pang kaugnay na impormasyon, inirerekomenda kong suriin ang pinakabagong mga balita mula sa mga mapagkakatiwalaang mapagkukunan o opisyal na anunsyo ng gobyerno upang makuha ang pinaka-up-to-date na impormasyon sa mga pagsulong ng hukbong dagat ng Pilipinas.